Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ngayon po ay nagpipintura po tayo ng electrical panel. Pero bago po natin ipagpatuloy ito mga boss, kung kayo po hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo mga boss, i-like ang video na ito at i-share. So ito na nga po mga boss, dahil sa mayroon po siyang kaunting kalawang, yung tinuturo ko po, kaya napag-desisyonan po na may-ari na pipinturahan ito para hindi po lumala ang kalawang. At ang pinakauna nga pong ginawa po natin dito mga boss ay niliha po muna natin ito dahil sa kung napansin po niyo mga boss, ang panel na ito mga boss ay makintab. At pagkatapos mo namin niliha, saka po natin in-spray ng epoxy primer. So yan po yung ginagawa na po natin ngayon. Atin na pong in-spray ito nang sa ganon mga boss para mas makakapit po yung ating ipapatong po dito. Kadalasan po sa mga ganitong klaseng panel mga boss, mga naka-powder coated po ito. Kaya ang ginagawa po natin mga boss, talagang ginamitan po muna natin ng epoxy primer. Nang sa ganun mga boss, magiging ma-neutral po siya at pwede po nating patungan ng kahit anong klaseng pintura. Kaya mahalaga po talaga mga boss ang papel po ng ating epoxy primer. Hindi lang po siya panglaban para po sa kalawang, kundi para na rin po ito ma-neutral ang ating surface na pwede po nating patungan ng pintura na hindi na po tayo mag-alala pa. Ang tanong po mga boss na maaari pong nasa isipan po ninyo ngayon, bakit inepoxy primer ko pa ng buo samantalang makintab naman siya o makinis naman siya? Para po sa inyong kalaman mga boss, magkaiba po ang chemicals po na ginamit sa mga powder coated kung ikumpara po natin mga boss sa mga pintura na ini-spray po natin. So ang ginawa na nga po natin dito mga boss, pagkatapos po natin i-spray yung ating epoxy primer, nilihan na po natin. Bago po natin i-spray itong ating kulay. Itong ating dark gray, nakakulay po ng ating panel. Ito po ay acrylic. Dahil alam po niyo mga boss, mas matibay po kasi ang acrylic kung ikumpara po natin sa mga lacquer type lang. At syempre mga boss, ginagamitan po natin ito ng acrylic thinner para po ma-spray na po natin. So ang ginagawa na nga po natin dito mga boss, pagkatapos po natin timplahin yung ating acrylic po na pintura, itong ating kulay dark gray, ay in-spray na po natin. At sa aking pag-spray nga po dito mga boss, ay hindi ko po kaagad kinapalan dahil may second coat pa naman at third coat. So ang tanong po dito mga boss, ilang beses ba tayo dapat magpatong kapag magkulay na po tayo? Kadalasan po ay pinapatungan po ito ng dalawa, tatlo o higit pang patong. So hindi po pwede na biglain po natin ito sa pagkapal. Ano ba ang magiging resulta kapag binigla po natin ito sa pagkapal? Hindi po maganda ang resulta mga boss. Kadalasan po, magkakaroon po siya ng balat suha. Magkakaroon po ng mga micro bubbles o yung mga maliliit po ng mga bubbles. At higit sa lahat po mga boss, kapag kinapalan po natin kagad, maaaring magtuluan po ito. So ito na nga po mga boss, pagkatapos po natin i-spray ng tatlong patong, ang ginagawa na po natin ngayon ay nililiha na po natin. Bagamat ito po ay makinis na, kailangan pa rin po nating ilihain ito para mas makakapit po ng husto ang ating itatop coat po dito at pangalawa, para mas makinis po ang resulta ng ating trabaho. Dahil mas magaspang po kapag hindi po natin lihain pagkatapos mo nating i-spray. So ito na nga po yung ating top coat mga boss, yung ating in-spray sa ngayon. Inauna po natin yung mga gilid-gilid, saka po natin ito tirahin, itong mismong surface po niya. At muli mga boss, sa bawat spray po natin, lalong-lalo na dito sa top coat, ay hindi po natin kaagad kapalan kaagad dahil meron pa namang second coat at third coat. So normal po mga boss, mula po sa ating primer, sa ating base color o sa ating pundo, ay huwag po natin kapalan kaagad. Paulit-ulit ko pong sinasabi ito dahil hindi naman po talaga natin makuha ng isang coat lang. Alam ko po na marami pong mga katanungan na nabuo po sa inyong mga isipan po ngayon kung paano po natin ginawa o paano po natin in-spray itong ating panel. Kung dapat ba talagang i-spray lahat bago po natin kulayan, bagamat siya po ay napakakinis mo niya dati, o idretso na lang. Isa po yan sa mga katanungan po ninyo. At paulit-ulit ko pong sabihin po sa inyo mga boss, na kapag naka-powder coated po ang inyong pipinturahan, mas maganda po na i-neutral niyo po muna gamit po ang epoxy primer bago po ninyong pinturahan kung ano pong gusto ninyong ipintura. Ito po ay bihira lang pong tinuturo po ito sa mga pintor po mga boss na kagaya po ninyo. Muli mga boss, kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo mga boss at huwag po kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po!